paano tayo makakapagtiwala ulit? How can we trust once again? Ang tiwala, trust, sabi nila parang glass, babasagin. Once that it is broken and shattered, it is so difficult to put it back together again. Pag nasira ang iyong tiwala, napakahirap magtiwala ulit. And a lot of us have experienced this brokenness from trusting others. Lahat tayo naniniwala ko, naranasan na natin, masira ang tiwala natin sa ibang tao. Madalas nangyayari yan sa mga mag-asawa. Pag nakapagloko, pag naging unfaithful yung asawa, ang hirap pagkatiwalaan ulit. Minsan yung mga kapamilya natin, kamag-anak natin, ang hirap silang pagkatiwalaan, lalong-lalo na pag nalaman natin na niloloko tayo sa pera. May hatian sa mana, may hatian sa ani, sa lupa, tapos niloloko ka pala. May pinapadala yung asawa mo, pinatanggap ng kapatid niya, hindi ka pala binibigyan o hinahati yung binibigay sa iyo. Ang hirap magtiwala pag alam mo niloko ka na, pag alam mo nasira yung tiwala mo sa kanila. And sometimes when we experience accidents, nagkakaroon tayo ng trauma, yung mga nasaktan, ang hirap sumakay sa jeep pag nakaranas ka ng aksidente. Ang hirap magbike dahil minsan ikaw ay nasaktan sa daan. Nakikita mo pa lang yung pinagmulan ng iyong aksidente, nanginginig ka na, kaya yung mga iba ayaw umalis sa kanilang bahay. May trauma sila, they have trust issues. Kaya ang tanong, paano tayo makakapagtiwala ulit? The good news is, we can do it. Just like how our Lord trusted His apostles despite the fact that they have also broken His trust. Pinagkatiwalaan ni Jesus sa mga apostoles kahit na nasira ang tiwala niya sa kanila. Ito nga, narinig natin sa Ebanghelyo, binigyan pa sila ng mission. How can Jesus do it? After everything that they have done, after their betrayal, after leaving Him behind, after their doubt. Ito po yung tandaan natin. Mayroong tatlong T sa tiwala, sa trust. The three T's of trust. The number one, testing. You cannot trust something unless you test it. Kailangan mong subukan kung gusto mong pagkatiwalaan. Bago mo bilhin ang isang produkto, ang isang pagkain, di ba dapat meron taste test? Tikman mo, nasarap ba yan? Bago ka bumili ng sasakyan, kailangan mag-test drive ka muna. Bago mo pakikasalan yan, bago mo sagutin, abay, mag-date muna kayo. Subukan mo. Kahit naman ang mga nagtatrabaho, hindi po ba merong probationary period bago mo kunin ang isang nag-a-apply, ang isang empleyado. In everything in our life, before you give your whole trust, you need to test it. And the Lord has also tested the apostles. Hindi sila perpekto, pero kilala sila ng Panginoon. At yun lang yung mahalaga. Ganyan din sana sa atin. Hindi ka makakakita ng perpekto dito sa mundo. Tao man yan, bagay man yan, pero anong pinapakita sa'yo ng pagtetest, ng pagsubok? Yung alam mo, kilala mo. At pag tinanggap mo yan, at least masasabi mo sa sarili mo, alam ko yung kahinaan, alam ko yung imperfection, alam ko din yung lakas, yung kabutihan. Before you trust, you need to test. Bago mo pagkatiwalaan, subukan mo muna. The second T, turn out. Tanda. Sabi ng Panginoon, pag kayo'y nag-mission, sa anumang ginagawa nyo, it will be accompanied by signs. Merong mga tanda. Ibig sabihin, ang mga tao, kaya nilang pagkatiwalaan yung sinasabi, ginagawa ng mga apostol sa kanilang mission dahil hindi lang puro salita. Meron din silang nakikitang tanda, lumalabas na outcome, turn out. So, ganyan din sana sa atin. Bago mo pagkatiwalaan ulit ng isang tao, kilatisin mo, anong lumilitaw, anong lumalabas, anong bunga. Merong mga tanda. Napakahirap naman na sinasabi ng asawa mo, I love you, I love you. Pero hanggang I love you lang. Pag natutulog na kayo, ayaw ka naman yakapin. Pagkatapos, palaging nakapatay yung kanyang cellphone pag hinahanap mo. Alam mo, there's something else. Di po ba? Meron tanda. Sasabihan ka, itong empleyadong ito masipag. Pero makikita mo, pag wala ka, wala namang ginagawa. Nagtatrabaho lang pag nandiyan ka. So kailangan tignan mo
kung ano yung tanda, kung ano yung lumalabas, lumilitaw sa kanya. Hindi lang puro salita. There are signs. What is the sign of love? It should be care and compassion. What is the sign of our faith? Sinasabi natin, nananampalataya tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos. It should be the absence of worry. Paano natin sasabihin na, I trust God, nagtitiwala ako sa Diyos, and then you keep on thinking and thinking, worrying and worrying. When you say something, there should be an accompanying sign. Bago mo pagkatiwala ng isang tao, tignan mo muna kung ano yung lumilitaw, makikita mo, mararamdaman mo, di lang sa pananalita, kung hindi, pati din sa gawa. Kasi may patterns of behavior tayo. May ugali tayo. Kahit na paano mo, itago yan. Lilitaw at lilitaw. Mangangalay din ng tao. Basta tignan mo, araw-araw, there would be signs. Pangatlo, at kahuli-hulian. The third T, trust in God. Do not trust people. Trust God who is inside of the hearts, mind, and souls of people. Sabi ko nga, wala naman sa atin yung perpekto. Pero lahat tayo, anak ng Diyos, lahat tayo pinagkalooban ng Banalay Espiritu. Jesus was not trusting the apostles. Jesus was trusting the Holy Spirit in the apostles. Kasi doon hindi nagkakamali si Jesus. Magkamali man ang mga alagad, ang mga apostol, hindi magkakamali at palaging magiging tama ang Banal na Espiritu. So, trust the goodness in people. Because if you trust only people, you will be disappointed. Maniwala ka. Meron pa rin mabuti yan. Maniwala ka. Buhay pa rin ang Diyos dyan. Maniwala ka. Nakikipaglaban ang Banal na Espiritu sa demonyo sa bawat puso ng tao. Yun yung pagkatiwalaan natin. Remember, my dear friends, without trust, we can never live. Without trust, there is no normal life. That is why we ask the grace of God that we can, like Jesus, trust once again.